Hello mga ka-airgun, isang magandang oras sa ating lahat. Welcome sa aking YouTube channel, Outdoors Fellow PH, ang YouTube channel ng mga dakilang airgunners ng Pilipinas. Ngayon ay pag-uusapan natin ng isang mahalagang bagay. Actually, hindi lang isa, kundi lima na mga mahalagang bagay patungkol sa airgun, syempre. Bago po natin umpisahan, nais ko lamang pong magbigay paalala na ang aking mga sasabihin ay base lamang sa aking personal na kaalaman at personal na karanasan. So, start na po tayo. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa mga bagay-bagay na dapat muna nating malaman bago tayo bumili ng kauna-unahan nating airgun. So, meron po tayong lima na pag-uusapan ngayon. At isa-isahin po natin silang pag-usapan. So, ano yung mga lima na yon? Una ay ang safety rules. Pangalawa, basic knowledge of airgun. Pangatlo, specific purpose of buying. Pangapat, availability of airgun in your immediate area. Panglima, usapang presyo or magkano. Lahat po yun, isa-isahin natin. So, umpisa na po natin. Ang una po na kailangan muna nating malaman bago tayo bumili ng kauna-unahan nating airgun ay ang safety rules. Safety rules po, kaya ito yung pinakauna sapagkat ito ang pinakamahalaga sa lahat. Sa lahat po ng airgunners na kasama ko sa mga groups, ito po ang pinakamahalaga sa atin. Safety. Safety ng bawat isa. Meron po akong ginawang simple video about sa safety rules ng paggamit ng airgun. Pwede nyo pong panoorin, nandun lang po sa mga previous videos ko. Ang safety rules po kasi, napakahalaga po ito para maiwasan po natin ang masaktan personally at ang makasakit ng kapwa nating tao or kahit sino man, mapahayop man yan, basta hindi natin sasadyain na tamaan. Yun po, para maiwasan po natin ang masaktan at makasakit. At sana lagi po nating tandaan, safety is everybody's concern. Hindi lamang po ako ang may concern sa safety, bagkus tayong lahat po. Pangalawa, basic knowledge of airgun. Kaya ko isinama to sapagkat kung hindi mo pa alam or wala ka pang alam sa airgun, huwag ka munang bumili ng airgun, obviously. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo alam kung tama ba yung decision mo na bumili ng airgun o hindi. Kasi nga wala ka pang alam sa airgun. So, marapat lang na alamin mo muna yung basic knowledge ng airgun. Ngayon, ang mga tanong na dapat mong tanongin sa sarili mo ay itong mga sumusunod. Alam mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng airgun? So, para sa iyong kaalaman, kapatid or kaibigan, ang airgun, base sa aking research, sabi dito, airgun is a gun. O baril siya, which propels a pellet using compressed air or other pressurized gases like carbon dioxide. Isa siyang baril na nagbubuga ng pellet gamit ang hangin o yung mga ibang gases just like CO2 or carbon dioxide. So, yun po ang ibig sabihin ng airgun. Meron din pong mga iba't ibang uri ng airgun, mga kapatid, mga kaibigan.
ano po yung mga yon. So para sa kaalaman din po natin lahat, meron pong lima, 5 types of airguns. Number 1, spring powered airgun. Number 2, gas piston airgun. Number 3, pre-charged pneumatic airgun o yung PCP. Number 4, variable pump airgun. Number 5, CO2 airgun. Yung lima na po yun, gagawa po ako ng video para po ma-discuss natin kung ano yung pinagkaiba ng lima na yun. At meron din po tayong tatlong kalibre or ori ng calibers ng mga airgun. Tatlo, 3 calibers ng mga airgun. Ang pinakamaliit sa kanilang lahat ay ang caliber .177. Pinakamaliit po sa kanilang tatlo. Sunod po dyan, yung medium size, caliber .20. At yung pinakamalaki, caliber .22. Ito po, caliber .22 at CO2 airgun, carbon dioxide airgun itong hawak po. So yun po para sa number 2. Proceed po tayo sa number 3. Meron pa pala sa number 2. Kailangan din po pala nating malaman kung ano yung nomenclature and basic parts ng airgun. Nomenclature, ano yung ibig sabihin ng nomenclature? Nomen, ibig sabihin name, pangalan, kung paano talaga ibigyan ng pangalan ang isang airgun. At yung basic parts nito. Regarding dito sa nomenclature and basic parts ng airgun, meron din po akong ginawang video na pwede nyong panoorin sa previous uploaded videos ko. So yun po sa number 2. Proceed po tayo sa number 3, specific purpose of buying. Ano ba yung pinakadahilan mo para bumili para bumili or bibili ng airgun? Ito ba ay pang hunting or pang competition? Kasi magkakaiba po ang specs, specifications or characteristics ng airgun kung pang hunting or pang competition. Kung pang hunting naman, which is yun yung pinaka common, is it for bird hunting or fish hunting? Mga ka-airgun, kailangan clear po tayo sa purpose natin bago tayo bumili ng pinakaunang airgun natin. Kaysa po magsisi tayo later on na ang gusto pala natin ay mag-hunt ng isda, ang binili mo ay yung pang-competition. Although, pwede din naman. Pwede. Pwede siya, actually. Kaya lang, mas maganda kasi na bago ka palang bumili, maliwanag na sa kaisipan mo kung ano yung purpose mo, kung bakit ka bibili ng airgun. And whatever your purpose, reminder lang, whatever your purpose is, always think of your safety first and safety of others. Yun po ang pinaka basic rule dyan. Wag po sana natin kalimutan yung safety natin at ng ibang tao. So moving on, number 4, availability of airgun in your immediate area. Anong ibig sabihin nito? Syempre hindi ka naman makakabili ng airgun kung wala namang nagbebenta sa immediate locality mo. Let's say for example, ngayong time ng community quarantine, mapa-general man yan or enhanced community quarantine, mahirap po maggalagala dyan para maghanap ng bibilhan ng airgun. Baka mamaya yun pa ang makadisgrasya sa atin, dun pa tayo sa istasyon magpaliwanag, ano? So marapat lamang po na malaman din natin kung saan tayo pwedeng bumili. Ngayon wala nang problema kung saan ka bibili sapagkat nasa fingertips po na lang ang susi. Marami na po dyan ang online sellers. Yan, may nagbebenta po online. Mag-login lang po kayo sa Facebook account niyo at sumali sa mga groups, Facebook groups patungkol sa airgun. Marami po dyan, may mga nagbebenta dyan pero pasimple lang. Hindi po yung lantaran. And then, syempre, pagka nakasali ka na, hindi ka naman basta-basta bibili lang. Yung magka-cash out ka kaagad ng pera, huwag ganun. Anong dapat mong gawin? Which is talagang dapat mong gawin bago ka mag-cash out ng pera. Ito ay ang magpa
legit check. Ipa-legit check mo, i-screenshot mo yung seller, i-post mo dun sa mga groups, i-legit check mo. Sabi mo, mga sir, mga ka-airgun, pa-legit check po kung legit seller ba tong tao na to. Wala naman, wala naman pong problema dun. So, para lang po hindi kayo maluko ng mga, sabihin nating mga walang magawa sa buhay. And then, so yun po ang pahabol pala sa number 4. Ang kailangan din nating malaman, for example, ang nabili natin is, ay, ang gusto nating bilhin ay ganito, carbon dioxide na airgun. Dapat alam din natin or kailangan din nating malaman kung meron tayong mapagpaparefillan ng carbon dioxide using our CO2 tank na kasama nito. So, for example, kung doon ka naman sa kabundukan, eh, ang binili mong ganito, ang binili mong airgun is CO2 air rifle. Tapos, wala ka naman palang mapag-re-refillan malapit sa inyo, eh, mahirapan ka lang din. Kailangan mo pang mag-travel ng mga ilang oras para lang makapagpa-refill, ano? So, kailangan nating malaman yan bago tayo bumili. At makapag-decide kung anong bibilihin natin na klase ng airgun. And last but not the least, which is parang ito yung pinaka, para sa akin, ay pinaka mahirap at pinaka masakit na masarap. Ito yung usapang presyo or magkano. Bakit siya mahirap na i-decide? Well, unang-una, hindi naman basta pinupulot lang ang pera, ano? Yung iba dyan, pinagpapaalam ba sa kanilang mga misis? Sa kanilang mga magulang? For that matter. Bakit naman na masakit? Siyempre, sabi ko nga, hindi naman pinupulot ang pera. Pero, masarap siya in a sense na mabibili mo yung gusto mong klase ng air rifle. Pero meron tayong dapat tandaan pagdating dito sa number 5. Ano ba tong mga to? Una, alamin mo ang current price rates ng mga airguns. Yung kasalukuyan ng mga presyo ng mga airgun. Alamin mo, marami dyan. Pwede kang magtanong sa mga yan, sa mga Facebook groups. Doon mo malalaman kung ano yung mga existing or yung current na presyo ng mga airguns. And then, base doon, doon ka na ngayon magka-come up ng budget mo. For example, ang naipon mo lang is, let's say for example, 15,000. Eh, ang gusto mong bilhin ay yung medyo mahal. Tapos, hanggang 15,000 lang talaga ang kaya mo. Eh, yun lang ang kaya mo. Huwag mong pipilitin. Baka mag-away kayo ng misis mo. So, okay lang mangarap sa mga mas mataas na klase ng airgun. Pero yung tipong isasagad mo na yung sarili mo, pangungutang ka na para mabili lang yung pangarap mo na airgun, ay hindi na yun maganda. Tandaan nyo, hindi na yun maganda pag mangungutang ka para pambili mo ng luho mo. Luho kasi ito eh, luho. Hobby, kumbaga, hobby. Kasi wala namang magandang balik sa ito, kundi yung experience, syempre, tsaka yung satisfaction na naghahunt ka sa kamundukan, sa mga palayan, may matamaan ka man or wala. Ganun yun. Ano pa ba? Ang isa sa tip ko pala nito sa number 5, bilhin mo lang yung airgun na pasok sa budget mo. Simple lang, di ba? Kung ano yung budget mo at doon tumapat yung presyo din ng airgun, eh yun na. Saka na lang yung mas mahal kapag ka nakaipon ka ulit. So, yun, that's all for number 5 and I think that's all for sa usapan natin ngayon. I-recap lang natin, ano? Recap. Ang sa akin, makinig kayo mga airgun, ang sa akin,
huwag ka munang bibili ng airgun kapag hindi mo pa alam ang mga sumusunod. Ano yung mga sumusunod? Ito, yung mga lima na diniscuss ko sa inyo. First, safety rules o yung usapang pangkaligtasan. Number one yun. Number one yun. Kailangan natin talagang isa puso at isa isip yun. Pangalawa, yung basic knowledge of airgun. Marami po dyan. Marami po tayong pwedeng makuhanan ng knowledge or wisdom about airgun. Sa Google, marami din po. Marami din po dun sa mga Facebook groups. Pwede po kayong magtanong dun. Pangatlo, specific purpose or yung pinakadahilan mo bakit ka bibili ng airgun. Kailangan maliwanag sa'yo yun. Number four, availability of airgun sa immediate area mo. May mabibilihan ka ba ng airgun in the first place? Pangalawa, may mabibilihan ka ba ng other accessories niya? In my case, yung mapagpaparefillan ng carbon dioxide. And then, number five, which is last, yung usapang presyo or yung magkano. So, mahalaga po na alam, malaman natin kung pasok ba sa budget natin ang bibilihin natin or hindi. So, yun lamang po mga ka-airgun. Sana may natutunan kayo sa akin ng kahit kaunti. Ito po ulit si Outdoors Fellow PH ang palagi nagpapaalala. Safety first. Mabuhay tayong lahat.